Mga bansa at lugar na maglalaho o lulubog sa tubig pagdating ng taong 2050. Yo, what's up guys? It's me again para na naman maghatid ng panibagong video na kapupulutan natin ng panibagong kaalaman. Kaya kung gusto mo ng mga ganitong topic ay mag-subscribe ka na. Ang pagtaas ng tubig sa karagatan ay dulot ng climate change. At kaya kung patuloy ang climate change, patuloy rin ang pagtaas ng level ng tubig. At kung nagpatuloy ang pagtaas ng tubig, marami sa mga lugar dito sa mundo ang lulubog. Kaya narito ang ilang mga lugar na tinatansya ng mga eksperto na maaaring nasa ilalim na ng katubigan pagdating ng taong 2050. Number 1. London, UK. Hey, ba't London agad yan, Lodi? Eto kasi yon. Ang pagtaas ng tubig dulot ng global warming ay naglalagay sa London sa panganib na lumbog. Kasama pa dyan ang iba pang mga pangunahing lungsod sa London. Dahil ang pagtaas ng antas ng katubigan ay humantong sa mas maraming pagbaha sa kabaan ng Thames Estuary. Ito ay ayon mismo sa ulat ng Climate Central. Kung walang gagawin ang gobyerno ng London ngayon, posibleng mangyari nga ang paglubog ng London. Nasa kabaan ng River Thames ang mga syudad at lugar na maaaring lumubog. Kabilang na dyan ang mga pinakamalagang gusali na kabisera gaya ng Tower of London at Houses of Parliament at mga kultura na espasyo kabilang ang Tate Modern Shakespeare Globe. Manila, Philippines. Oo, tama pong pagkakarinig ninyo. Nakakalungkot mang isipin pero kasali po ang siyudad ng Manila sa mga lugar na lulubog pagsapit ng 2050. Ang Manila ay isa pang mega city sa Asia na isa sa mga lugar na lubhang tumataas ang level ng tubig. Ang Manila rin ay tahanan ng humigit kumulang 6.8 milyong katao. Ayon sa mga eksperto, ang kabisera ng Kamaynilaan ay lulubog sa 2050 kasama ang iba pang bahagi ng kapuluan ng karagatang Pasipiko. Bragg's Belgium. Kasama ang lugar na ito sa mga lugar na maaaring lulubog. Karamihan naman ay sa mababang baybayin ng North Sea. Ang baybayin ng Belgian at ang magagandang baybayin sa lugar na ito ay unti-unti nang tumataas ang level ng tubig at ngayon din ang kaakit-akit na lungsod ng Bragg sa ilagang kanluran ng bansa. Ang lugar na ito ay kabilang sa UNESCO World Heritage Site. Sikat ito sa paikot-ikot ng mga daluyan ng tubig, mga kaobal na kalye at kapansin-pansing mga bell tower. Delft, Netherlands. Ang Delft ng Netherlands ay isang canaline city ng medieval squares. Napakaganda ng mga arkitektura at sining dito. Kung pwede nang sana ay dito na ako titira. Pero di pala pwede dahil nanganganib din ang lugar na ito dahil sa pagtaas ng level ng tubig. At pagsapit ng taong 2050, kasama ang Rotterdam at ilang bahagi ng Amsterdam ang lulubog. Bilang lugar ng kapanganakan ng artist na si Vermeer, ang lungsod ay may mayamang kasaysayan. Gawin pa man, ang medieval na old town nito na binibilang ang isang malawak na parisukat at magandang Delft City Hall sa mga landmark nito ay maaaring hindi na makikita sa mga taong 2050s. Number 5. Panama City. Ang Casco Viejo ng Panama City at ang Costa del Este sa Panama ay napabilang sa mga lugar na lulubog sa 2050. Noong 1519, ang lungsod na ito ay tinatag ng mga Espanyol at conquistador na si Pedro Arias de Avila. Ang mga ito ay nasa listahan ng UNESCO mula noong 2012 at nanganganib dahil sa iba't ibang mga kadahilanan sa pagtaas ng level ng tubig. Number 6. Shanghai, China. Ang Shanghai ay kilala bilang City on the Sea.
at ang mega city ay nasa ilalim ng dagat. Ito ay ayon sa data mula sa climate control. Sa katunayan, ito ay isa sa mga pinakanangangalig na lungsod ng China. Ang Yangtze Delta, kung saan matatagpuan ang Shanghai, pati na rin ang Pearl River Delta, home to Guangzhou, capital of the Guangdong Province, ay lubhang maaapektuhan sa pagtaas ng antas ng katubigan. Number 7. Bangkok, Thailand. Marahil pasok ang Bangkok sa bucket list ng mga lugar na iyong pupuntahan. Ito ay tahanan ng tinatayang 10 milyong katao. Ang megacity na nasa delta ng Chao Phraya River at mga kanal o anyong tubig sa paligid nito ay dumadanas ng matitinding pagbaha sa mga nakalipas na taon. Dahilan upang bumuo ang ibang gusali dito, ngunit sa maikling panahon, maaari itong lumubog ng buo sa dagat. Number 8. Mumbai sa India. Ang mga bagong projection ng climate control ay nagpapakita na ang Mumbai ang pinakamalaking kabisera ng India at isa sa mga pinakamalaking lungsod sa mundo ay nasa panganib na tuluyang lumubog sa tubig. Ang iconic na Gateway of India na stone arch nito at isa sa mga sinaunang complex ng rock cut cave sa Elephanta Island ay pinangangambahan na kabilang sa mga hindi kapanipaniwalang lugar na lalamunin ng Arabian Sea. Number 9. San Agustin sa Florida, USA. Noon pa man, bahay na talaga ang tinaguri ang pinakamatandang lungsod ng Amerika, ang San Agustin. At magpapatuloy ito dahil ang lungsod ay iniulat na isa sa mga lugar sa East Coast na may banta sa paglubog. Ayon sa ulat, mayroong 64% na panganib ng hindi bababa sa isang baha na 4 na talampakan o 1.2 meters na magaganap sa pagitan ngayong 2050. Noong 2016, ang Hurricane Matthew ay nagpakawala ng hindi pa nagagawang pagbaha sa makasisayang downtown area ng lungsod. At yun nga mga bansa at lugar na lulubog sa tubig pagdating ng taong 2050s. Yo! Maraming salamat sa mga tropa at kaibigan natin dyan na patuloy pa rin sumusuporta. At pagpasensya nyo na po at medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload. Alam nyo na po kasi na magiliw pa pong estudyante ang inyong lingkod. At huwag kayong mag-alala dahil hindi tayo titigil sa paglalahad ng mga kaalaman. At yun lang mang po para sa araw na ito. Maraming salamat sa pananood mga kaibigan. Hanggang sa muli. Hagbiag. Paalam.